Thank you, Lord. Last month, we talked about living on mission, di ba? So, nag-usap tayo about living our lives with a sense of purpose, if you remember. And so, some of you siguro, pagkatapos ng 5 weeks of, you know, constantly talking about mission, some of you, siguro, I believe, were really encouraged and maybe nagkaroon kayo na parang desire to know your mission. But maybe others were thinking or are thinking na, Diyos ko, dami kong inaasikaso. How can I even think about mission? Okay? In fact, not everyone probably felt like, you know, meron na silang parang desire to know their mission or purpose in life. Because, well, life happens. Alam naman natin yan. Maraming kaganapan. So, this month of November, okay, gusto natin susugan yung topic na yan. Okay, we want to just talk about the title of our series this month is, yeah, okay. The title of our series this month is, okay, thank you. Roadblocks, okay, barriers to a purposeful life, okay. Sometimes kasi, misa kahit gusto mo yung idea ng mission, things get in the way. Can you relate to that? Di ba? Honestly, okay. Not just yung busy kayo, but there are other, ika nga, mga reasons that go deeper than yung simpleng external na hindrance. Okay? I'm not talking about medyo marami kayo niasikaso. I'm talking about deep spiritual things minsan na nagiging hadlang why you wouldn't even want to think about mission in the first place. Okay? So, pati sa mga nasa online, you know, maybe you can write down to sa comments what are the things that, you know, hinder you from really thinking about your purpose in life. So this month, I'm excited kasi we are going to talk about 4 things, okay? I'm sure nakaka-relate kayo sa isa dyan. Maybe may exception, baka iba sa inyo nakaka-relate sa lahat dyan, okay? But this is what we're going to talk about. Overcoming our shame of the past, okay? Overcoming our fear of the future, overcoming our need to control, and then overcoming our struggle to forgive, all of which, okay, nagiging barrier, nagiging hadlang. Why a person would even consider yung purpose in life. Parang doon pa lang, sa puso pa lang, nandun na yung hindrance. Parang ayoko na muna pumunta. I don't want to go there because, ayan, mga dahilan. Shame, fear, control, okay, forgiveness issues. Okay? Ilan sa inyo nakaka-relate kayo kahit isa man lang dyan? Right, kayo sa yan. Okay. Dalawa. Nakaka-relate ka sa dalawa. Okay. May mga nakaka-relate sa tatlo. Okay. Ilan sa'yo sasabi, Pastor, kulang yan. Kasi yung sa akin, wala dyan eh. Okay. For sure, there are other issues hindi natin kaya talakayin. But we decided on these 4 kasi we believe itong 4 na to would be the most significant na kailangan pag-usapan. Okay? And I'm also excited, not just because may topic tayo na maganda that will follow up dun sa pinag-usapan natin last month. I'm excited kasi this month of November, I will not be preaching. Wow! Some of you are saying, oh, di ba? Yung iba naman parang, yay! You know, praise God. Okay. But seriously, kami ni PJ, we're training our leaders, our pastors and interns right now how to deliver the word of God to the congregation. So excited ako kasi makikita niyo dito sa harapan mga junior pastors natin, no? Except one kasi hindi siya nakasama doon sa brainstorming, but i-assign natin siya buong buwan next month. Okay. But each of the pastors, junior pastors, will be standing up and preaching. And then, also included, of course, si Pastora Gina. Praise God. Siyempre, kailangan patayuin natin si Pastora Gina. Mahirap yan. Yun, delikado buhay natin dyan. But we have to ask her to stand up. But kasama nila yung mga interns. Okay? Kilala niyo ba yung mga interns natin? Alright? So, andyan si JV, si Charo. Would you stand up para makilala lang kayo, mga interns? Yeah, Charo, Zep, okay? Yeah, pansin niyo pumapayat na si Zep, so just take note, okay? Tapos si Paul Galang. Yeah. Yeah, long overdue, okay?
So, to start off this series, mga kapatid, I want to call on the first pair, si Pastor Swanee and Brother JV. Would you please stand up? Okay? And we'll pray for them. Okay lang ba? I'll pray for you. Si JV, for the first time, hindi ako in-overdress. Okay. Nahiya na ako, Pastor. Oh, yan, oh. Okay. Shame kasi yung topic. Kasi na. Every time he stands up in front, I feel like parang ako yung janitor dito. And he's the senior pastor. Okay. But he's, you know, he's a good dresser. Sabi, di ba? Amen? No? Oh, yeah, good dresser. Except for one. Okay, let's move on. Let's pray. Ha? Tama. Let's just lay our hands on them para God will use them. Father in heaven, we thank you for Pastor Swanee and Brother JV. And we pray for them that you would use them today to speak the word of God to all of us. Thank you, Lord. Anoint them in Jesus' name. Amen. Amen. Thank you po, Pastor. Okay, sige, to start off ang topic natin ngayon. No? Gusto kong tanong, kilala niyo ba itong mga to? Hindi yan. No? Puro salita kasi yan. Eh. So may picture akong yung ano. Ayan! Siyempre, para sa mga kabataan na tulad ko at sa mga sigurong mas advanced, na kilala nyo siguro yan. Avengers, Captain America, Iron Man, diba? Thor, Hulk, pero hindi sila yung pag-uusapan natin. Mag-focus tayo sa kalaban nila. Okay? Para sa mga pamilyar, ang kalaban nila, si Loki, sa Avengers 1. At sinabi niya Loki, I am Loki of Asgard and I am burdened with a glorious purpose. Ganda, diba? Pero ang purpose niya ay talunin ng Avengers at maghari sa mundong ito, which is hindi maganda. Pero paano ito inline sa pag-uusapan natin ngayon? Naniniwala ako na ang bawat isa is also burdened with a glorious purpose. Pinag-usapan natin, sabi niyo pa sa ngayon na living on a mission, tapos maaring nandun na kayo sa path of discovering yung purpose na yon, or di kaya alam mo na, tapos pinupurso mo na ngayon. Pero alam din naman namin, na-recognize namin na hindi naman talaga madali yun. Kasi there are roadblocks, there are barriers that hinders us from pursuing yung calling na binigay sa atin ng Panginoon. And iba-iba yun. Diba? So hopefully, we hope and pray na yung mga pag-uusapan natin would help everyone to at least move forward towards what the Lord is calling you for through this month. At sisimulan natin yan sa pag-uusapan natin na shame. Pero for us to understand more ang shame, define natin. So shame is the feeling, so may kinalaman siya sa emotion, of not being enough. Hindi ba? Hindi ako kakanta. Okay. Enough or deficient in some way due to past mistakes or failures committed by ourselves and others. Ang shame, may pinanggagalingan siya. May kinalaman siya sa mga nakaraan na pagkakamali mo or nagawang mali ng ibang tao sa iyo. Nung challenge kami na mag-preach, ayokong tumayo sa unahan. Kasi kulang ako na isang ngipin. Okay. Sinabi ko na yung sasabihin dapat yung pastor kanina. Okay, pero nahihiya ako. Kasi naalala ko, sa Facebook, may nabasa ako. May picture ng isang lalaki na walang ngipin. Sabi doon, sobrang halaga nung ngipin na napansin mo yung lalaki, wala siyang ngipin, pero hindi mo napansin na wala siyang kilay. Tapos tingin ka sa kilay, wala nga siyang kilay. Diba? So, naisip ko, parang paano ko gagamitin ni Lord? Pakatawanan lang ako ng mga tao pag tumayo ako sa unahan. Pwede ba kayong tumingin sa katabi nyo? Tapos ngiti lang kayo. Kompleto naman yung ngipin. Okay. Maaaring kompleto yung ngipin ng katabi nyo, pero at the same time, meron siguro yung something in their past that causes them to be shameful. At nahihirapan sila to move forward towards what the Lord is calling them. Kasi nahihiya sila, Lord, paano mo gagamitin ni ganito ako? Lord, paano mo gagamitin na nagkamali ako? Maaaring tinatawag ka niyo, Lord, to your office to proclaim the gospel sa mga kasamahan mo. In last 3 weeks, kasama mo silang uminom. Tapos, ang hirap naman, Lord, paano mo ako gagamitin? Eh, alam niya na kung sino ako. Sinusubukan mong tulungan you want to be a good testimony sa mga anak mo o di kaya sa asawa mo. Pero alam mo yung mga pagkakamali mo at mas alam nila yung mga pagkakamali mo. Kasi nakita nila yun. It's so hard
to move forward sa kung saan ka tinatawag ni Lord. Kung alam mo na ang dami mong pagkakamali, nakakahiya naman, Lord, paano mo ako gagamitin? Pwede bang dito na lang ako? And hindi tayo tinawag para sa calling na yun. We are overcomers. Sabi sa Romans, we are more than conquerors in Christ Jesus, di ba? And even yung shame, hindi tayo dapat pigilan nun. Pero reality is, nahahadlangan tayo ng mga shame natin. And totoo yun. Hindi natin pwedeng sabihin na, uy, huwag ka nga mahiya. Eh, nahihiya ako eh. Paano ko tatanggalin yun? Pero we are called overcomers. And for us to overcome yung mga shame na nararamdaman natin galing sa past, we first need to understand na merong three shame-based issues that we usually struggle with na nanggaling sa passage na isishare namin sa inyo. May tatlong bagay kaming isishare that causes for you to build shame sa sarili mo. And in continuation, hindi kayo makamove forward. If we are going to deal with these issues, eventually, we will have the courage to move forward. At sabihin kay Lord, okay Lord, willing na ako. Nandito na ako. And for us to, matutunan kung ano yon, ang gagawin natin, pag-aaralan natin ang Exodus chapter 3 and 4. So, dalawa siya. So, pag-uusapan natin si Moses at yung burning bush. So, this is the calling of Moses. At, alam niyo, kilala natin si Moses sa yung mga miracles na ginawa niya sa Egypt, di ba? Yung may mga lamok ba yun? Palaka, ganun, dugo, kung ano man, ganun. Okay, tapos sinabi na nung Pharaoh na parang, sige, alis, pumunta na kayo doon. Tapos naglakad sila, sasaya nila lahat, kumanta sila ng, there will be miracle if you believe, di ba? So, punta sila doon, tapos sinabol sila nung Pharaoh, lagay ng staff, tapos hati yung dagat, di ba? Tago sila, baba yung tubig, lunod yung mga kalaban. Amazing! How we wish na katulad tayo ni Moses. Pero we tend to forget kung saan ba siya nanggaling. At yun ang pag-uusapan natin ngayon. What Moses struggled with, saka kung ano ang mga sinabi ni Lord sa kanya. Na in turn, we hope and pray na ma-identify din natin yung sarili natin kay Moses at ma-identify natin yung sarili natin na ini-encourage ni Lord through Moses. Excited ba kayo? Excited ako kasi I hope and pray na through these learnings, kasi kami ni PS, medyo nauna na kami ng konti, nag-iyakan na kami tungkol dito sa pinag-aralan namin at baka iiyak pa kami mamaya. Heads up lang. Okay. Pero, we hope and pray na pumasok kayo dito tapos lalabas kayo as a different person with confidence kay Lord kasi alam nyo na hindi kayo pwedeng pigilan ng shame niya. Amen ba yun? Amen. I'm so excited. So, simulan natin to. Tawagin natin si PS for the first point. Alright. Thank you so much, Brother GV. Hindi nakahadlang ang ngipin sa layunin ng Panginoon para sa buhay ni GV ngayong araw na ito. Yes. Okay. Ayan. Alright. So, sige po. So, nabanggit na ni GV, we are going to talk about three shame-based issues na marahil marami sa atin nagsastruggle with. Tanong muna, sino po sa inyo nahihiya? Ay, ang galing kami lang, ano? Sino po sa inyo may mga kahihiyan sa buhay? Ayan, ay syempre, sabi nga natin, no, marami tayong mga karanasan sa nakaraan na yun ang dahilan kung bakit tayo nasyashy. Hindi ko pala nakuha yung... Ayan, pasensya na po. Okay, thank you so much. Okay, so pag-aaralan natin to sa buhay ni Moses ngayon. Pero bago tayo mag-umpisa, ito po ang aking request for all of you who are here on site and those of you who are with us online. Hello po sa inyo. Hello po sa mama ko. Nandito na po ako sa TV. Ayan. Okay, at saka sa daddy ko. Okay, so lahat po ng watching online, hello to you wherever you are in the world. This is the task I want you to take for this morning. We are going to discuss three shame-based issues and I want you to check which among the three is your issue. Merong mga taong mas mukhang nahihiya, merong mga tao na mukhang walang... Oh, kayo po nagsabi niyan, hindi ako. Okay? Hindi obvious. Nahihiya pa rin, pero hindi obvious. Pero hopefully today, you know, as we go through this, ma-figure out natin yun. Kasi pag hindi po natin alam kung ano yung issue, paano natin sasolusyonan?
Di ba? Pag hindi malinaw sa atin, anong problema, paano natin a-actionan, paano natin ma-overcome. So, let's go through that. Three shame-based issues we struggle with. And the first issue is identity issue. Okay? So, the first one is our identity. So, konting backtrack lang po sa kwento ng buhay ni Moses. So, ang setting po ng storya in Exodus 3 to 4 is this is already 40 years after Moses fled from Egypt to Midian. So, si Moses lumaki po sa Egypt, naging prince of Egypt dahil inalagaan siya ng anak ni Pharaoh. Tapos, marami nangyari, kukwento ko mamaya, bottom line ng oras na to, he is in Midian and God met him on or at the burning bush. Okay, so sino sa inyo medyo narinig nyo na po tong kwento na to dati? Medyo konti-konti lang, hindi masyado pero familiar. Okay, so for those of you na hindi pa, this is it. So si Moses, nagkita sila ni Lord sa burning bush. And doon sa burning bush moment na yon, the Lord revealed to Moses his plan to deliver the Israelites through him. So, konting kwento lang din po ulit. Nung time na to, while nangyayari ito, ang Israelites, the people of God, are in Egypt at lahat sila doon ay slaves. Lahat sila doon nahihirapan, pinahihirapan ng mga Ehipto. And nakita ni Lord yon. Gusto ni Lord i-rescue sila doon. At kaya naman, 40 years after, sabi ni Lord kay Moses, habang umaapoy-apoy ang burning bush na ganyan, Moses, ipapadala kita doon. Ililigtas natin ang mga anak ko, ang people of God, and I want you to go there. Talk to Pharaoh, talk to the Israelites, and bring my people out of Egypt. That's the command. Alright? So si Moses naman, habang sinasabi ni Lord to sa kanya, instead of obeying, instead of saying, okay Lord, sure, let's go. Hindi ko manan si Moses. Ang sabi ni Moses, sure ka ba dyan, Lord? So, basahin po natin in Exodus 3 verse 11 to 12. Sabi ni Moses to God, "Who am I that I should go to Pharaoh and bring the Israelites out of Egypt?" I can only imagine during the time that the Lord was, you know, already speaking to Moses in the burning bush. I can only imagine siguro nung time na 'yon si Moses, habang nagsasalita si Lord, ang naisip siguro ni Moses, backtrack siguro siya ng lahat ng mga nangyari 40 years ago. Tapos siguro sa isip-isip niya, sure ba to si Lord? Ano ba to si Lord? Parang ano, sure ka ba dyan? Ako ba talaga yan? Parang ganon. So ano ba yung nangyari na yon? 40 years ago, here's the story. Si Moses, he knows that he is a Hebrew. He knows that he is a Jew. And nakita niya na ang isang Egyptian pinahihirapan ang isang Hebreo. So nung nangyayari yon, sabi ni Moses, ano ba to mali to? Dapat may gawin ako dito. Kailangan tulungan ko siya. So tinulungan niya at ang ginawa niya, pinatay niya ang Egyptian. Sino po sa inyo? Wala pa naman siguro, ano? Nakapatayan na, wala na. Nang lamok! Ayan, kaya ng langaw, ng ipis, yan lang ang mga kaya natin patayin. Si Moses, pinatay niya po yung Egyptian. Tapos, hindi pa siya natapos sa pagpatay lang. Inano pa, binuro, bury. Sorry. Ganto pala dito, no? Kaya pala, binuro, binary. Pasensya na po kayo. Inilibing. Okay. Nakuha ko na. Thank you po. Nilibing niya. O, tinago niya sa sand hanggang sa wala na talaga makakita dahil nakakahiya yung ginawa niya eh. So, kailangan walang makaalam nito. Ngayon, kinabukasan, nakita niya, dalawang Jew nag-aaway. Sabi niya, huwag kayong mag-aaway. Sabi ng Jew sa kanya, oh, bakit? Papatayin mo rin ba kami? Katulad ng ginawa mo doon sa Egyptian kahapon? Alam na nila. At dahil alam nila kung ano ang ginawa niya, ano naramdaman ni Moses sa tingin ninyo? Siyempre, di ba? Nakakatakot, nakakahiya. Pinahinabol siya ni Pharaoh, gusto siyang ipapatay ni Pharaoh, nakakahiya siya sa lahat ng mga Israelites. Anong choice ni Moses? Alis. Takbo. Alis ng Egypt, punta ng Midian. Pagdating sa Midian, chill lang ang buhay. Walang nakakaalam kung ano nangyari sa'yo nung nakaraan. Dito ka na lang, stay ka na lang dyan. Pero si Lord, balik kay Moses. Moses, huy. Galaw-galaw, baka ma-stroke. Moses, babalik ka sa Egypt dahil ikaw ang gagamitin ko para iligtas ang aking mga anak na nandun. So si Moses, bakit ako? Sino ako? Sino ka dyan? Bakit ikaw? And the first thing that Moses questioned was his identity. Kaya sabi niya kay Lord, who am I?
that I should go to Pharaoh and bring the people out of Egypt? Because reality is, when we are talking about shame, and when we struggle with past shame, the enemy's first aim is to confuse us regarding our true selves, our true identity, and God's purpose for us. Kapag ka ikaw ay nagkasala, ang unang-unang mong naiisip, hindi na ako tatanggapin ni Lord. Tama po ba? O ako lang po yun? Diba? Automatic naman po yun. Kunyari, kung ano man po ang iba't ibang mga struggle natin sa buhay, nag-fail ka dun sa moment na yon. Pagkatapos mong mag-fail, ang unang-unang mong maiisip, naku, nakakahiya ako. Kaya nga minsan, pag po tayo nagkakamali, hindi tayo makalapit sa Panginoon, diba? Pag tayo nagkakamali, hindi tayo makapag-church. Hindi tayo maka-attend ng mga small group o makapag-share ng nangyayari sa atin sa ating mga kapatiran kasi nakakahiya. Baka mamaya kung anong isipin niya tungkol sa akin. At baka mamaya, ikaw mismo sa sarili mo, you also struggle with your identity. Naku-question mo kung mahal pa ba ako ng Panginoon kahit na ganito ako. May gagawin pa ba si Lord sa buhay ko? Eh, palpak nga ako. Pag wala ngang ibang nakatingin kung ano-anong pinapanood ko, mahal pa rin ba ako ni Lord? Gagamitin pa rin ba niya ako? Katulad ni Moses na dahil nakapatay siya at marami siyang nagawang hindi maganda nung nasa Egypt siya, kaya ngayon sinasabi ni Lord sa kanya, balik ka doon. Hindi ako. Sure ka ako? Kasi the first thing that you question is your identity. May tanong po ako, sino po sa inyo mahilig kumanta? Yeah. Sino po sa inyo ayaw po nung kanta sa inyo? Okay. Alam niyo po, ang Pinoy mahilig kumanta, okay? Kahit yung mga kapitbahay po natin ayaw magpatulog kanta ng kanta, okay? So, mahilig kumanta ang mga Pinoy. At ako po, sa aking personal na life and walk with God, lagi akong merong mga iba't ibang klaseng awit na pag naririnig ko, naaalala ko yung panahon na ito. Kunyari po, di ba, pag narinig mo yung Twinkle Twinkle Little Star, dinisip mo, ay, nung bata ka, gano'n. So, marami po akong mga iba-ibang kanta. Ngayon, nung isang araw po, napakinggan ko yung awit na Freedom We Know. Tapos habang pinapakinggan ko yung Freedom We Know, may naalala ko. Ano yung naalala ko? Ang naalala ko ay yung mga final worship ng Freedom Day. Okay, so kung sino po sa inyo dito ang naka-attend man ng Freedom Day natin na ginagawa natin pre-pandemic, ito po yung isang araw kung saan we preach the Word of God, meron pong water baptism, and then may spirit baptism, and then after that, dance, dance, dance in the freedom we know. Puro ganun na po. Wala nang ibang awit. Yun lang. Freedom we know. Kasi Freedom Day. So dapat Freedom We Know. So, nung binabalikan siya, na-realize ko, sabi ko, iba yung feeling kapag ka dun sa moment na the first time na nakilala mo ang Panginoon sa buhay mo. Alam mo nun, malinaw sa'yo kung sino ka. Kahit na ano pang nakaraan mo, gano'n pa kadumihan. Malinaw sa'yo, hindi, plano ang Panginoon sa buhay ko. At alam ko, tatapusin ni Lord yung plano niya na yun. Ganon kalinaw. Pero, pagdating na ng mga failures natin, mga nakakahiyang mga nagawa natin, unang-una nating nakakalimutan ay ang ating identity. Nalilito tayo. Pero sa totoo lang, mga kapatid, nothing has changed. As far as the Lord is concerned, you are still His child. You are still loved, forgiven, you are redeemed. Yun ang totoo tungkol sa atin. But we forget that. We get confused with that because of our shame-based issues. Yung mga naiisip natin tungkol sa sarili natin o naiisip natin na iniisip ng iba about us. So kaya si Lord, alam din niyo yun eh, ito. Ito ang malinaw na makikita natin sa storya ni Moses. It doesn't matter what happened in the past, for our past does not dictate kung ano ang plano ni Lord para sa atin. Walang kinalaman yung nakaraan mo sa plano ni Lord sa'yo. It does not alter, hindi nababago ng plano ni Lord sa'yo. Hindi nababago ng past mo yung plano ni Lord sa buhay mo. Yun ang totoo. Kaya nung time na to na tinanong ni Moses si Lord, Lord, sorry, hindi, bakit ka, sure ka ba? Ako ba yan? Sabi ni God kay Moses, I will be with you. Very clearly, si Moses nakafocus sa sarili niya, pero si Lord gusto niya mag-focus si Moses sa kanya. Sa akin ka tumingin, anak. I will be with you. And this will be the sign to you that it is I who have sent you. When you have brought the people out of Egypt, you will worship God on this mountain.
Yung mountain kung nasaan sila during the burning bush, which is Mount Horeb, is the same mountain kung saan binigay ni Lord yung Ten Commandments kay Moses in Mount Sinai. Yung Mount Sinai part, yun na yung time na nakalabas na sila ng Egypt. It was proof. The Lord was assuring Moses, not just of His presence sa buhay ni Moses, but of His promise. Natatapusin niya yung pangako niya. Ifufulfill niya yung purpose niya sa buhay ni Moses. And kung nandito ka ngayon, hindi aksidente yan. If you were here online, it is not an accident na na-click mo to. Whoever sent this to you, maybe you're watching now, you're watching a recorded version of this, it is not an accident. God wants you to know you are still His child. Nothing in your past can ever change the fact that God has a purpose for your life. That is true. Yun ang katotohanan nun. So mga kapatid, remember, our past does not alter God's plan for us. Kaya very, very important that we trust in His grace. Kasi by God's grace lang naman to, nung tayo po naligtas, grace of God lang. Sa pagpapatuloy natin, sa purpose ni Lord sa buhay natin, grace of God pa rin. Let us trust in the grace of God for He still has a purpose for us. Sabihin niyo po sa inyong katabi, may purpose pa si Lord sa iyo. Amen. Hindi pa tapos ang Panginoon. Hindi pa tapos ang Panginoon sa nais niyang gawin sa buhay nating lahat. So, identity issue. That's the first shame-based issue. Are you ready for the second? Okay, so for the second issue, let me call on Brother GV. Thank you, PS. Okay pa kayo? Okay, masakit na. Okay, anyway. Sige, so we continue on sa susunod na issue. So first is identity issue. Pangalawa is has something to do with your credibility. Credibility issue. Ano bang credibility? Incredible, hindi ka panipaniwala. Credible, ka panipaniwala, di ba? So, may question, due to our shame, it creates a feeling sa atin na, Lord, may maniniwala pa ba sa akin? Dahil sa mga nagawa ko. And same issue na nangyari kay Moses. Ito yung sinabi sa Exodus 3, 13-15. Moses said to God, "Suppose I go to the Israelites and say to them, 'The God of your fathers has sent me to you.' And they ask me, 'What is His name?' Then what shall I tell them?" So parang yung line ng verse na to, parang tanong lang, di ba? Pero parang ganito yung emotion na pinoportray ni Moses dyan. Lord, may maniniwala ba sa akin? Alam nila, pumatay ako. Bakit di ka na lang pumili ng someone na kapanipaniwala? Piliin mo si Alden, Jericho, Piolo, Bong Bailon. Okay. So, ito na po ang huling araw ko sa RNCC. De, joke lang. Pero, ganun yung pakiramdam ni Moses. Yung pakiramdam ni Moses, Lord, bakit ako? Hindi maniniwala sa akin yung mga tao yan. Anong sasabihin ko sa kanila? Pag sinabi ko ba to, maniniwala sila? At itong sagot ni Lord. God says to Moses, "I am who I am." This is what you are to say to the Israelites. "I am has sent me to you." Yung sa Tagalog ang nakakatawa yung translation. Ako nga. Ako nga ang ako nga. Parang gano'n yung translation. Pero sa Hebrew translation, ito yung first time na sinabi ni Lord na ang pangalan niya ay Yahweh. So Yahweh means, can also means, I was who I was, or I will be what I will be. So yun ang ibig sabihin nun. So this is a reminder to Moses that the one who promised to be with the descendants of Abraham, Isaac, Jacob, has sent him to the Israelites. Living on purpose, pinag-usapan natin si Abraham, and we have seen how the Lord has worked sa life ni Abraham miraculously. 100 years old, nagkaroon ng anak, nagkaroon ng Isaac. Pinasacrifice, hindi natuloy. Si Isaac nakapag-asawa, tapos nagkaroon ng Jacob. Jacob, nagkaroon ng Joseph, napunta lahat ng tao sa Egypt. So this is a reminder na yung Lord na kumilos sa life ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob is the same God who will work yung calling niya kay Moses. Kaya sinabi dito na God also said to Moses, karugtong, "Say to the Israelites, the Lord, the God your fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob, reminding you mga ginawa niya, Lord, has sent me to you. This is my name forever, the name you shall call me from generation to generation." God promises remain true, even in our failures. Ito na.
Naalala ko po, parang 20 years old pa lang ako, malinaw na sa akin yung calling ko. And that is to serve si Lord through RLCC. In terms of teaching, in terms of leading yung mga tao niya towards the life that the Lord has promised them. Malinaw sa akin yun. But then comes nung after 4 years, I was 24. Gumagawa ako ng mga ministry noon, tumatayo ako, nagsaserve ako sa mga youth. Tumatayo ako sa unahan. Then nalaman na hindi ako pupasok. Nung nalaman na hindi ako pupasok, karugtong noon yung reality na nagsinungaling ako sa mga tao na nagtiwala sa akin. Then I had to go through loving intervention, which is a process ng RLCC kung saan tinutulungan yung tao na makabalik kung saan yung sa journey nila with the Lord. And nung time na yon nakabalik ako, pero may mga question pa rin sa sarili ko na, Lord, okay na siguro sa akin kung mag-aayos na lang ako ng upuan. Or di kaya maglilinis ng CR, ganun, magmamap. Komportable na ako doon, Lord. Kasi baka, dahil sa nagawa ko, baka nagbago na yung calling mo sa akin. Then ngayon, 27 years old ako. Mas matanda ng isang taon si Joanna. Okay. Hindi. Ngayong 32 na ako, I am standing here in front of you. Hindi pa nandoon, pero I am still pursuing yung calling ni Lord sa akin. Regardless na kung ano man yung nangyari sa past ko. So why am I sharing this? Marahil, karamihan sa atin, malinaw sa'yo kung ano, kung saan ka tinawag ni Lord. Maaring tinawag ka ni Lord para magsulat sa Facebook ng mga encouragement or di kaya gumawa ng mga blog posts sa social media for you to encourage tao, yung mga tao na pwede pang sumunod kay Lord. Or di kaya tinawag ka ni Lord na ano, to the same calling na meron kami. That is to preach, teach, pero life happens. Nagkaroon tayo ng mga shame in the past, tapos iniisip mo, Lord, baka hindi na. Baka nagbago na. God's promises remain true. Even our failures. Hindi nagbago si Lord. Hindi nagbabago ng isip si Lord. Hindi siya yung parang, oh, hindi na kita tinawag dyan. Nagbago isip ko. Hindi ganun si Lord eh. He remains true. Yung past, yung sinabi niya sa'yo sa past remains true in your present, also remains true in the future. So huwag kang sumuko. Hindi ibig sabihin na nagkamali ka, tapos na. Tuloy lang. Amen po ba yun? Amen. May karugtong pa yan. Sabi dito, okay, Moses answered, what if they do not believe me? Sinabihan na, di ba? Parang, oh, ito sabihin mo ha. Eh Lord, kung paano naman kung di pa rin sila maniwala sa akin? Sabihin nila, nagpakita ka ba talaga sa akin? Ganyan. The Lord did not appear to you. So, kinwestiyon nyo pa rin na parang, Lord, ako ba talaga? Eh, hindi ako kapanipaniwala. Tapos itong sabi ni Lord. The Lord said to him, what is in your hand? A staff, he replied. Ang weird doon. Ganyan si Lord minsan eh. Lord, paano ba naman yun? Paano sino maniniwala sa akin? Ano yan nasa kamay mo? Staff. And then this open up a series of questions kung saan Moses will explain kung ano yung magagawin niya kay Lord will explain kung anong gagawin niya through the life of Moses. So basahin niyo na lang. Pero I will explain this quickly. So tatlo yan. So una is yung turning of the snake. Yung staff naging snake. So, di ba? So, hawak niya yung staff, binato niya, naging snake, tapos, di ba, snake? Tapos sabi ni Lord, hawakan mo sa buntot. Payo ko lang sa inyo, kung may nakita kayong ahas sa backyard nyo, huwag niyong hawakan sa buntot, sa ulo. Bakit? Buntot? Okay, so, hinawakan niya sa buntot, naging staff ulit. Wow, amazing. Tapos sabi ni Lord, oh, sige, pasok mo yung kamay mo sa bulsa mo. Tapos pagpasok niya kami, oh, labas mo ulit. Nakita niya, may leprosy. Ketong, parang gulat si Moses siguro. Oh, pasok mo ulit. Pagpasok, talan, wala na ulit. Diba? Tapos susunod, pag di pa rin naniwala, kuha ka ng tubig doon sa Nile River. Tapos, ibuhos mo ulit. Magiging dugo yun. Tapos yung buong Nile, magiging dugo. Okay? Ang ibig sabihin nun ay, una, yung serpent kasi is a god sa Egypt. Isa sa mga pinakamataas. Tapos sinasabi doon na si Lord is in control. Sa mga hayop na yon, he can turn a staff into a serpent into a staff. Pangalawa is yung leprosy is a sickness na meron sa Egypt na walang gamot.
And then here comes Moses, papakita niya, papasok niya yung kamay niya, tapos mawawala. Diba? At yung pangatlo is yung Nile River. Isa river kung saan pinagkukunan nila ng kabuhayan, fishing, tubig nila, yung lupa sa tabi ng Nile River ay mataba, farming, ganon. Then ito turn ni Lord sa dugo. Ibig sabihin, sisirain niya yung kabuhayan. So, ano nga yun, Kuya Kim? Okay. So, ang ibig sabihin nito is the Lord is far more superior than anything that you can rely on sa mundong ito. Maging kalaban, kamatayan, kagalingan, o di kaya kahit yung source ng income mo, the Lord is on top of these things at kaya niyang ibigay yon at kaya niyang i-take away. For He is powerful and great. Walang something na makakapigil sa Kanya para i-fulfill ang calling niya sa atin. Our failures may be great, but our God is greater. Ayokong i-diminish yung failure na meron kayo. Maaring malaki naman talaga yan. At totoo yun. Pero the question is, mapipigilan ba si Lord nun? Hihinto ka na lang ba kasi pakiramdam mo ang laki nun? The Lord is greater than the failures you had, than the shame that you are experiencing right now. Therefore, kahit na may kahihiyan, you can choose to move forward sa tawag ni Lord. Kasi hindi siya nagbabago, and at the same time, He is the God who is greater than anything in this world. Isa po sa mga fear ko lately na meron ako ay yung mag-full-time na. Iwan yung trabaho ko, maghanap ng part-time. Tapos mag-full-time na talaga. Tapos talagang interest na kay Lord yung lahat. Natatakot ako kasi syempre ako ang breadwinner sa bahay namin. Tapos papakasal ako. Hopefully. Okay. Sana. Okay. Papakasal ako. Tapos yung ipon nun, the idea na mag-iipon ka ng ganong kalaki. Tapos ngayon pa lang ang hirap na mag-ipon. Lord, kaya ko ba talagang iporso yan? Eh hindi ako nakatapos. Nahihiya ako pa nga noon. May tatanggap ba sa akin na kumpanya kahit sabihin ko na hindi ako nakatapos ng degree ko sa college? Then the Lord said, maaring malaki yung failure mo at maaring malaki ang tingin ng mundo dyan. Pero I am greater than those diplomas and I will take care of you. Listen, kung hindi mo pinupursue yung calling ni Lord, kasi pakiramdam mo, nagsisettle ka na kung saan ka, okay dito. Tapos pakiramdam mo, Lord, hindi mo naman ako tinawag dyan kasi ibang tao yan eh. Hindi ako yan eh. Pero malinaw sa'yo na dyan ka tinawag ni Lord. Why not choose to trust the Lord? Sinasabi ko nito sa sarili ko. Why not choose to trust the Lord rather than trusting kung ano man yung pinanggagalingan ng inga mo? Knowing fully well that the Lord is greater and on top of these things. Even though napakaganda mo wala kang credibility, the Lord will take care of you and give you the credibility to do those things. At maaring hindi maniwala ang mga tao sa'yo, pero when they see the Lord in your life, they will believe. Amen po ba yun? Amen. Despite of our past mistakes and failures, we derive our confidence from our God who called us. It's not about kung ikaw at ano ang calling mo. It's all about the God who called you. Maaring sa eyes ng mga tao, hindi ka kapanipaniwala. Pero if the Lord has shined His life through you, then you have the credibility. Kaya pa. May pangatlo pa. Okay. So, but wait, there's more. Natawag ako si PS for our third point. Thank you, Brother GV. Identity issue. Credibility issue. So far, nahanap nyo na po bang sarili nyo? Kung hindi pa, baka ito na yun. Dinakot eh, no? So, bago po natin umpisahan, sige, pakita ko na rin. So, the third issue is capability issue. So, let me tell you first kung gaano ko ka-idol yung tatay ko. So, si tatay ko po is si Brother Edwin Gumatay. So, he's not here kasi currently naglalamyerda po sa snow ng Canada. Okay, so, pero bata pa lang ako, idol ko talaga daddy ko. Kasi alam nyo po, bago pa nagkaroon ng Waze at ng Google Maps na masasabi sa'yo kung anong oras ka darating sa patutunguhan mo, ginagawa na ng daddy ko yan. Ang galing nun. Bata pa lang po kami, kunyari po galing ng San Pedro, Laguna, pupunta po kami ng Baler. Alis po kami dito ng 3 a.m., sasabihin po ni daddy sa aming dalawa magkapatid. Oh, dadating tayo sa Baler, 10:13 a.m.
May minuto, mga kapatid. 10:13. Eh di syempre kami naman po, mga kami naman na tologo, tignan nga na ganun naman. O, tulog, mahabang biyahe. Tulog, gising. Oras, 7 o'clock pa lang. Tulog, gising. Tapos, eto na po, medyo mga ano na, mga 10 o'clock na. Malapit na kami. Pero wala pa kami dun sa mismong bahay na pupuntahan po namin. Pero nung eto na po, tinignan ko yung oras, 10:10 na. Sabi ko, Daddy, malayo pa ba? Lapit na tayo. 10:10 na eh. Sa isip ko, 10:13 daw eh. Ba? Titignan ko kung tama ba talaga yung ano niya o niloloko lang kami. Tapos eto na po, 10:11 na. Malapit na kami. Tapos pag sampang-sampa po dun sa gate ko, saan kami pupunta? 10:13. Sabi ko, ang galing ng daddy ko. Idol ka yan. Ang galing talaga. Para sa akin, grabe, solid. Paano niya nagawa yun? So growing up, mula po bata, hanggang medyo nagka-isip-isip na, pero kulang pa din yung isip ko, di ko pa rin nag-gets eh. Hanggang sa finally, naisip ko na. Kaya pala ang galing ng daddy ko. Kasi pag malapit na, binabagalan. Pagka 10:11 na, malayo pa, binibilisan. Kaya naman pala, saktong-sakto mga kapatid, 10:13, nandun kami sa kung saan kami dapat nandoroon. Kaya I miss you daddy and idol kita. Alam niyo po, si Lord, yung pinakita niyang mga miracle kay Moses, legit yun, hindi prank. Yung pinakita ng daddy ko sa akin, prank yun. Oh, it's a prank! Okay, pero si Lord, lahat ng pinakita niya kay Moses, yung mga sa staff, yung sa kamay, pasok sa bulsa, paglabas magaling na, yung everything, convincing kasi legit. Totoong milagro ang pinakita ng Panginoon sa kanya, pero na-convince ba ang bida ng tao nating si Moses? So kahit na ang dami ng pinakita ng Panginoon kay Moses, still, Moses hesitated to obey his call. Hindi siya katulad ko sa tatay ko. Bilib na bilib ako. Si Moses, Lord, ang galing mo, pero nag-hesitate pa rin siya. At tingnan niyo po kung ano ang hesitation ni Moses. Sabi dito sa verse 10, 4 verse 10, sabi ni Moses kay Lord, Lord, pardon your servant, I have never been eloquent, and neither in the past nor since you have spoken to your servant, I am slow of speech and tongue. So sabi naman ngayon ni Moses kay Lord, Lord, di ko kaya, medyo hindi ako maanong magsalita. Siguro ginaano niya yun, yung boses niya, kung paano niya man sinasabi. Hindi ako kasi Lord, hindi ako Para lang hindi na siya padala ni Lord doon. Pero para po ko ipapakita sa inyo, and this is found in Acts 7. So this is a story of Stephen, the first martyr of the Christian faith, who stood there in front of the elders para ipaglaban ang pananampalataya niya na ang Panginoong Jesus is the Messiah. So yun yung context noon. And para magawa niya yun, so that he can defend his faith, he went through the history of Israel. So, in going through the history of Israel, nadaanan niya si Moses. Okay? Kailangan, meron siyang sinabi tungkol kay Moses that is very important that we look at right now. Sabi niya in Acts 7 verse 20, at that time, Moses was born and he was no ordinary child. For 3 months, he was cared for by his family. When he was placed outside, Pharaoh's daughter took him, brought him up as her own son. Verse 22, Moses was educated in all the wisdom of the Egyptians and was powerful in speech and action. Napakalinaw pong pinapakita dito na si Moses daw, by the way, what Stephen was saying here, hindi naman to hula-hula lang ni Stephen. This is history ng Israel. Everybody knows this. Pero balik tayo sa kwento ni Moses, Lord, hindi ko kaya yan. Hindi ako eloquent and hindi ako yung pangalang gamitin yung word na eloquent, ang eloquent eh, di ba? Parang, kung ako yan, sabihin ko, hindi ko kaya yan. Pero, well, of course, translation, English translation na lang yan. So, I am slow of speech and tongue. Si Moses, nagdadahilan. Totoo nga po yata ang kasabihan, pag gusto maraming paraan, pag ayaw maraming dahilan. At para po sa mga magulang na nandito, kunyari po inutusan niyo ang mga anak ninyo na maghugas ng pinggan. Ano po ang una nilang sagot? Ay, pare-pareho. Pare-parehong wait lang. Okay? Wait lang.
Pagka naman, dinag-wait naman po kayo, pinaalala nyo po ulit, yung mga anak, yung pinggan. Ano po sagot? Di ba? Ang sagot muna, lahat na dahilan, yung assignment ko kasi, yung ano ko kasi, mami, wait lang kasi yung ano ko, tapusin ko lang tong video na to, kung ano pa man yung ginagawa ng mga anak. Pero pag wala nang maisip na dahilan ng anak, ang sasabihin, si kuya na lang kasi, wag na lang ako. At si Moses, wala nang maidahilan kay Lord, dahil lagi may sagot si Lord sa kanya, sabi niya, pardon your servant, Lord, please send someone else. It is very obvious that Moses was doubting himself. Not because he cannot do it, but because of his shame-based beliefs. Dahil sa mga nangyari in the past that is still hunting him down to that day na magkausap sila ni Lord in the burning bush, Moses couldn't say yes. He questioned his abilities, yung mga kaya niyang gawin, even those things na gifted naman siya with and people can testify, he did that all because of shame. Sa sobrang kahihiyan ni Moses, sa sobrang takot niyang bumalik doon dahil baka mahusgahan siya sa Egypto, sa Egypt, ang ginawa niya, ayoko na. Huwag na lang kasi ako. Iba na lang kasi, Lord. Iba na lang ipadala mo. Huwag na ako. Ayoko nga pumunta dyan. And sabi po dito, shame often causes us to doubt our capabilities. This is not just about Moses. This is also about me and also about you. Kapag ka naaalala natin yung nakaraan natin, pag naaalala natin yung kahihiyan na nakadikit sa nakaraan, sa mga pagkakamali natin in the past, sa mga failures natin, or maybe failures of other people to us, mga ginawa ng ibang tao na nag-cause ng shame sa atin. When we remember all of that, ang tendency natin is to doubt whatever it is that we can do. Our past shame can make us believe we're incapable. But the truth is, hindi ka naman talaga incapable. Hindi naman talaga totoong hindi mo kayang gawin. Kaya lang, nakakahiya kasi. Parang for example po sa ating mga magulang na nandito, kung syempre ang nais nyo para sa inyong mga anak, maituwid sila sa Panginoon. Tama po ba? Minsan nakikita natin ang mga anak natin o mga anak nyo, sana po na dumating ang panahon, masabi ko rin mga anak natin. Ano? Sa ngayon, mga anak nyo po muna. So nakikita nyo po yung mga anak ninyo, ang buhay nila, pinipili nila taliwas sa nais ng Panginoon. Pero hindi nyo sila maituwid, hindi nyo sila mapagsabihan why. Kasi sa isip mo, ako rin eh. Isa rin ako eh. Ako rin, marami rin akong pagkakamali. O kaya baka kasi isabihin pa sa'yo ng anak mo yun. Mami, daddy, kung makapag, ano, bakit kayo ganyan? Eh, kayo din naman eh. Pag-churchin niyo ako, kayo din, di kayo nag-church. So, ang feeling, di ba, parang, sige, hindi na lang. Wala na lang akong gagawin. Hindi mo na lang gagawin yung role mo bilang magulang. Or for some of you here, you know, many of us here are students and young professionals. You know that the Lord has called you as a salt and light wherever you are. Pero you can't do anything. People come to you, lumalapit, humihingi ng advice, nagsha-share ng mga nangyayari sa buhay nila. You can't speak. Alam mo, mali na yung nangyayari sa buhay niya. Gusto mong tulungan, di ka nagsasalita. Bakit? Kasi nag-fail ka din dati. Kasi hanggang ngayon, yung failure mo pa rin, yun pa rin ang mas malaki sa'yo sa harapan mo. Hanggang ngayon, sa moment na ito, na binibigyan ka ni Lord ng opportunity to do something meaningful for your life. Ang pinakamalaki pa rin picture in your mind is your failure in the past and because of that, I cannot do it. Sorry. Siguro dapat kausapin na lang niya si Kuya Franco kasi kung ako, hindi ko siya kayang tulungan. O siguro dapat sila pumunta na lang sa mga pastor, wag na lang ako kasi sino ba naman ako para magsabi, ako rin nag-fail. That is the greatest lie. Hindi dahil nagkamali po tayo in the past, hindi na tayo pwedeng gamitin ni Lord in the present and in the future. Yan ang katotohanan ng grace of God sa buhay natin. Kanina when we were worshiping the Lord, we were lifting up the name of Jesus Christ because He paid for all our sin and shame at the cross of Calvary. Tapos na yon sa Panginoon.
Pero tayo, we still live in that. We still live doon sa maliit na space ng shame. Dito lang ako, hindi ako lalabas dito, hindi ako gagalaw kasi hindi ko kaya, nakakahiya. People will judge me, people will think bad about me, people will say, ano ba naman yan, ang kapal ng mukha niya, bakit niya ginagawa yun, siya rin, nagkamali din siya. Doon ka na lang magsistay. And you can never move forward. And I say this to you because I am guilty of the same thing as well. Itong tinatayuan ko pong scotch tape dito, there was a time, gusto ko dito na lang ako. And I wouldn't move forward anymore. And may tanong po ako sa inyong lahat, sino po sa inyo dumaan sa pandemic? Oh, walang exempted dyan. Tayo lahat yan. Lahat po tayo, nag-pandemic, no? Nag-announce ang gobyerno, okay, bawal lumabas, kailangan may quarantine pass, etc. During that time, I went through a personal pandemic. Kami pong mag-asawa. So si Brother Andrew, my husband, both of us, we went through a very difficult season sa buhay naming mag-asawa. And kayo pong mga mag-asawa, idol ko po kayo. Mga 30 years, 25 years, man. Kami po 7 years pa lang, parang nung panahon na yun, nanginginig na po talaga yung tuhod ko. Tapos sasabi ng mga mas nakakatandang mag-asawa, wala pa yan. Katakot. But during that time, we were struggling, both of us, during that season. Sobrang devastated po ako noon. And it was the pandemic. The people, the church needs the pastors to help them dun sa ginag-go through nila. And ako, I was there in my room crying kasi hindi ako makagalaw. Because I couldn't fulfill my role as a pastor of this church. And sobrang frustrated ako noon sa sarili ko. I even felt that I don't deserve to call myself Ate PS, as most of you would call me, or PS, or Pastora Swanee. Kasi kung pastor ka, dapat nagsaserve ka, di ba? Kung pastor ka, dapat yung buhay mo, binibigay mo sa church. Pero pandemic, si Pastor Bong, Pastora Gina, trying their best to help every one of you. And I was there. I couldn't move. Because may ginag-go through kaming mag-asawa na hindi ko alam kung paano namin malalagpasan. And that time, sabi ko sa sarili ko, Lord, sige, kung hindi mo na ako tatawagin ulit, if hindi na, if hanggang dito na lang, if ito na yung ending ng calling ko, okay lang sa akin. Hanap ka na lang ng iba na pwedeng magpastor sa kanila kasi hindi ko sila kayang tulungan. Kasi hindi ko alam kung anong gagawin ko. Tapos nakikita ko yung mga youth natin, marami sa kanila wala dito. Kasi hindi na sila I'm still hoping. Hindi pa sila nakakabalik sa Lord o sa church. Sinisisi ko yung sarili ko doon. Sa totoo lang po. At hiyang-hiya akong sabihin to sa inyo ngayon. Pero, ganun talaga, pag magpe-preach ka tungkol sa kahihiyan, sabi ko kay Lord, Lord, iba na lang, wag na lang ako, iba na lang yung tawagin mo. And I couldn't get out of my house. The time may mga youth pumupunta sa bahay namin, nahihiya ako kasi parang, alo, hindi ko man lang sila nakamusta, hindi ko man lang, alam mo yun, hindi ko nagawa yung part ko to help them at a very difficult season then of their lives. And then I questioned, well, hindi ko na yan siguro talaga magagawa. Give up na po ako nung mga panahon na yon, pero alam niyo po, the Lord never gave up on me. And the Lord never gave up on me, katulad ng hindi siya nag-give up kay Moses. Madaming dahilan si Moses, madami din ako ang dahilan. Pero si Lord, makulit. Makulit po ang Panginoon natin. He will pursue us until isurrender natin sa Kanya yung buhay natin. So that's what the Lord did to me. And dito po, I want to show you what the Lord said to Moses. Nung sinabi ni Moses sa kanya, Lord, hindi ko kaya, iba na lang, sabi ni Lord kay Moses, who gave human beings their mouths, who makes them deaf or mute, who gives them sight or makes them blind. Is it not I, the Lord? Now go. I will help you speak and I will teach you what to say. So si Lord mismo, ina-assure niya si Moses, ako bahala sa'yo. Hindi to tungkol sa kakayahan mo, Moses. Hindi to tungkol sa kung ano man ang kaya mong gawin. I will help you. I will help you. And hindi lang yan, sabi din ni Lord sa kanya in verse 14,
What about your brother Aaron the Levite? I know he can speak well. Ito yung sagot ni Lord kay Moses, no? Sabi niya, iba na lang. Sabi niya, yung brother mo, si Aaron, I know he can speak well. He is already on his way to meet you and he will be glad to see you. You shall speak to him, put words in his mouth. I will help you both speak and will teach you what to do. He will speak to the people for you. It will be as if he were your mouth and as if you were God to him, and take this staff in your hand so you can perform with signs. Now, si Lord, alam niya naman kung sino si Moses. Kasi siya nag-create kay Moses, di ba? Alam niya kung ano yung kakayahan ni Moses. Pero alam din ni Lord that the shame is pulling Moses back. So, ang ginawa ni Lord, inassure niya si Moses of two things. First thing, inassure niya si Moses, ako bahala sa iyo, I will help you. And that is very, very true. In the Bible, we see in the book of Philippians, the Lord gives us the grace to will and to act according to His good purpose. It is not us. It is not about what we can do. It is about the Lord. And kung ano yung pwede ni Lord gawin sa iyo, if oo ka. If mag-yes tayo dun sa pinapagawa niya sa atin. So the Lord promised Moses, I will help you. At hindi lang yon, the Lord promised Moses, papasamahin ko sa iyo si Aaron. Sa totoo lang, kaya mo naman talaga yan kasi kinreate kita na gawin yan. Pero sige, papasamahin ko sa iyo si Aaron. And we've learned that in the preaching last month, na pag may pinapagawa si Lord sa iyo, hindi lang yon ikaw. Tama? May mga tao na dadalhin si Lord sa buhay mo to help you with that. And back to my own story, dumating ako sa point, mga kapatid, sabi ko sa sarili ko, hanggang kailan? Hanggang kailan ko hahayaan na yung mga naiisip ko sa sarili ko, yung mga failures ko, o yung naiisip kong iniisip ng iba tungkol sa akin, would stop me from fulfilling yung purpose ni Lord sa buhay ko? Hanggang kailan? Hanggang kailan ko i-imprison yung sarili ko na dito lang ako, kasi nakakahiya ako, kasi wala akong kwenta, kasi hindi ako dapat tawaging pastor? Hanggang kailan? Meanwhile, young people here are struggling with different issues in their lives. Tapos, kailangan nila ng somebody who will help them together with all the leaders of the church. Pero ako, hindi eh, kasi nakakaiya eh, kasi... Until when? So sabi ko kay Lord, okay. White flag na. Kasi sabi ni Lord sa akin, sasamahan kita. Kasi hindi pa ako tapos sa'yo. At magpapadala ako ng mga Aaron sa buhay mo para samahan ka dyan sa journey na yan. And some of you here, you know my story. Kayo yung Aaron. Kaya maraming salamat po sa inyo na tinulungan niyo po kaming mag-asawa na maka-move forward kami dun sa matinding dagok na pinagdaanan namin. And thank you also to all of you, mga youth, YP, even mga mamshi, dadshi who believes in my calling still. Kaya sabi ko kay Lord, ako na lang yata ang hindi naniniwala na tinawag mo pa rin ako, Panginoon. So, ito pong nangyayari ngayon sa inyong harapan, hindi po ako to. Apparition pala. Joke lang. Only possible because of God's grace in my life. And this is my story. You have your own. Meron kayong sariling mga issues of shame that is pulling you back. Pinipigilan kayo, pinapaisip sa'yo, binabato ng kaaway, hindi mo kaya yan. Wala kang kayang gawin siya. Pag nagsalita ka, walang makikinig sa'yo. Kapag nag-start ka ng office ministry, paano ka nila pakikinggan? Eh, nakakahiya yung nakaraan mo. Pagka nag-start ka ng campus ministry, sure ka ba? Eh, nakita ka nila nung first year ka, pasaway ka nun eh. Ngayong second year ka, gusto mo mag-start ng campus ministry? O hindi, wag na ministry, sa pamilya na lang. Gusto mong ma-win sa Panginoon ang iyong mga magulang bilang isang kabataan. Paano ka magsasalita? Paano mo invite yung mama mo sa church? Mamaya, invite mo yung mama mo sa church. Tapos pagkakita niya sa'yo sa church, ang bait mo pagdating sa bahay. Mga kapatid, if we will continue to allow our past mistakes and past failures to define our present, hindi tayo makaka-move forward. We will always stay here. We will always be imprisoned where we are instead of experiencing the purposeful life na gusto ng Panginoon para sa atin. Hindi natin mararanasan yun. Kasi nandito tayo at dito lang tayo nakatingin. And today, the Lord wants all of us to look to Him.
because He is bigger than your past. And whatever happened in the past, even if totoong-totoo sa'yo yung feeling nung nangyari na yon in the past, even to this day, the Lord wants to set you free. It is for freedom that Christ has set us free. Hindi ni Lord gusto na patuloy tayong mamuhay ng nakakulong sa nakaraan natin o sa mga nabuo nating pag-iisip tungkol sa sarili natin because of the past. God wants you to move forward. Sabi mo sa katabi mo, God wants you to move forward. God wants all of us to move forward. Hindi ni Lord gusto na nandito na lamang tayo forever. And this very, very clear na mensahe ng Panginoon for all of us this morning, that a purposeful life is God-based, not shame-based. Kasi kung mamumuhay tayo sa mundong ito na shame-based tayo palagi, we will never experience God's purpose for us. But if we live our lives, and narinig nyo naman yung kwento ko, so hindi ko to sinasabi sa inyo bilang, oh, gawin nyo to ha, kayo talaga. Ako din po ay katulad ninyo, classmate ninyo in the journey of wanting to have a purposeful life and now hinihingi ng Panginoon na isurrender natin sa Kanya. Kung ano man yung mga bagay na pumipigil sa atin to move forward. Now, for those of you, maybe the struggle is not in the past. Maybe it's just yesterday. Or maybe this morning. Maybe meron kang recurring sin. Hindi mo mahindian. Hindi ka makalaya. At yun ang dahilan kung bakit binibigyan ka ng mga opportunities to live your life ng may laman, may meaning, may purpose, pero nandun ka eh. At hindi, feeling mo wala na, hanggang dito na lang siguro, tanggapin ko na lang, ganito na talaga ako eh. I want you to know, the Lord wants you to experience the best life that you can ever imagine. He came so that you may have life and have it to the full. The enemy came to steal, kill, and destroy, but Jesus Christ came so that we may have life and have it to the full, have it to the purposeful level ng buhay natin. Hindi yung naglalakad ka lang sa mundo, pero walang nangyayari sa buhay mo. Hindi existing lang, pero living. That is what God wants for you. The question is, do you want that too? Gusto mo ba yun? Gusto mo ba yung mamuhay ka sa mundong ito na hindi ka lagi na lang, baka kasi magkamali ako eh. Baka hindi ko naman magawa eh. O kaya baka pagka naman sumali ako sa LG, ma-experience ko lang ulit yung naranasan ko dati na wala naman nakinig sa akin, o kaya napahiya ako. O baka naman kasi kapag ka umatend ako ng church, husgahan ako ng mga tao. O baka pagka nag-say yes ako to a ministry, volunteer role, baka magkamali naman ako. Kung lagi na lang tayong nandun sa baka, paano tayo makaka-move forward? A purposeful life is God-based, not shame-based. And the journey will not be easy. Sabi mo sa katabi mo, mahirap to. Yan ang totoo eh. Sana pwede ko pong sabihin sa inyo, pag sinurrender niyo yan kay Lord ngayon, ox na yan. Sana pwede ko pong sabihin na ganun. Pero hindi eh. It is a journey. That's why we need each other. Kasi hindi po tayo makaka-move forward kung mag-isa. At ang maganda sa Panginoon natin, alam niyo po, si Lord, hindi niya tayo pipilitin. Sabi nga ni John Ortberg dun sa isang video that we watched before, the divine is not pushy. Our God, kahit alam niya what is good for you, He will never gawin mo yan, force you. No. He will pursue you. That's who our God is. He will pursue you the way He pursued Moses until eventually Moses said yes. Until eventually Moses took his staff, brought his family with him, and went back to Egypt. And the rest is history. Alam na natin yon. Sa buhay natin ngayon, wala pa tayo doon sa point na naghahati na tayo ng dagat. Diba? Sana, no? Gusto niyo po ba yun? Hahatiin niyo yung Boracay, mga ganun. Wala tayo sa punto pa ng ganun sa buhay natin. Nandun pa lang tayo ngayon sa point ng burning bush.
At kung nasa punto ka ng burning bush sa buhay mo, I want to encourage you to surrender whatever belief na kasinungalingan, na lie, shame-based na yan, na binigay o laging binabato ng kaaway sa'yo. Surrender it to God. That's the start. And then yung susunod, baby steps. Baby, baby. Minsan, super baby step lang. Little steps forward. Until dumating tayo sa point na in our own lives, makapaghati po tayo ng dagat. Kung ano man yung dagat na yun. Right now, I want to encourage all of you na i-take po natin tong time na to, you know, allow the word of the Lord to sink in. Why don't we all bow our heads? At this moment, we've talked about three issues na may kinalaman sa ating identity, credibility, and capability. All of these issues are hindering us from moving forward because of shame. Right now, I want to encourage you to reflect and ask yourself, what's your issue? Anong pumipigil sa'yo? Ano yung mga kwento ng shame na hanggang ngayon dala-dala mo kaya hindi ka makamove forward? Doon sa unang step that the Lord wants you to take. Sige, let's think about that right now. Let me pray for you. Dear Lord, you know each of us na nandito ngayon. Kilala mo kami by name. Alam mo, Panginoon, ang lahat tungkol sa amin, kahit ang nakakalungkot at masakit naming nakaraan. Even yung present that we struggle with, you know this, Lord. And you brought us here on-site or online because you have a word for us. Right now, I pray for my brothers and sisters who are here this morning. I pray, Lord God, that as they reflect on your word and as they listen to you, hayaan mo, Panginoon, na makita nila, Lord God, yung area ng life nila that you want to set them free. Whatever shame-based lie or narrative that is, I know, Lord, that right now, right here at this moment, you want to set people free. So, God, tulungan mo kami, Lord, as we respond to you in worship, as we surrender this to you. Lord, I pray that you help us. Help us, Lord God. Because, Lord, really, ayaw na namin dito. Tulungan mo kaming makalaya sa lahat ng mga nag-i-imprison sa amin na shame-based beliefs so that we can obey you and we can trust you, Lord. Continue to speak to us as we listen to this song. In Jesus' name, amen.